Maaga ako nag-impake nung araw na to dahil mag-i-staycation kami sa May Azur. Bali kaming apat lang yung aalis, ako, yung asawa ko, tapos yung dalawang bata. At syempre, yung nag-aalaga kay Ella na tita ko. Pinasok ko na dito sa likod yung maleta namin, tapos ayan ang Kuya Maki nakasakay na pala sa loob. Etong si Ella, kaninang-kanina pa to nakabihes at grabe, napakalikot ng batang to kung saan-saan nakakapunta. Paalis na nga lang kami, grabe pa rin yung kalikutan. Grabe nga, sobrang cute niya dito sa dress niya na bigay sa kanya nung birthday niya. So ayan, nilagay na namin lahat dito yung mga damit namin, pati na yung sa mga lola at bata. On 30 PM na to nung paalis kami ng bahay at hindi pa talaga natutulog yung mga bata at kailangan talaga makarating kami doon by 2 PM kasi yun yung oras ng check-in. 30 minutes away lang naman yung Azur dito sa amin kaya ayan, hindi naman kami nagmamadali. Malayo lang talaga dito sa bahay namin yung Clark, Angeles, Magalang. So ayan, nakarating kami dito 2:05 PM. Check-in na ako sa loob, hindi ko na naipakita, tapos eto, dumiretso kami sa may parking kasi dito namin kukunin yung mga gamit namin. Dito rin kami bababa tapos dediretso na kami sa may room. So yung room nga pala na nabook namin is nasa 25th floor. Sabi, diba, imaginein mo, nasa 25th floor ka tapos walang elevator. Diyos ko po, talagang lawlaw yung dila mo sa pagod sa hagdan. Dating nga namin dito, nandito na si ate na magbibigay sa amin ng key. And so far, sa lahat ng napuntahan namin dito sa may Azur, eto yung pinakamalaki kasi good for 6 packs po ito. Mostly kasi kapag ka pumupunta kami dito, eh, mga studio room lang na good for 2 to 4 packs. Para talaga siyang maliit na bahay, tapos ayan, meron ditong isang kwarto na maraming bed. In fairness, meron din balcony. Nagawa kami mag-change outfit, ayan, sabi ko sa kanila, eh, mag-picture muna kami dito para at least meron naman kaming remembrance. So talagang hindi ko makuha yung ngiti ng mga bata. Ako, grabe na yung kalikutan talaga ni Ella ngayon. Kung hindi lang talaga kami nakokonsensya kapag ka umaalis ng hindi sila kasama, ay naku po. Ang hirap din kasing lumabas-labas tapos nasa bahay sila, parang nakakakonsensya bilang magulang. Ito naman si Kuya Maki na bigla na lang kami nandito na sa taas. Ay, Diyos ko, ring anak ko. Kung dadalawa lang kami ng asawa ko, siguro kaya namin pero hindi na ako makakapag-vlog sa sobrang likot nilang dalawa. Si Maki, saktuhan lang naman yung likot, parang ordinary na likot ng toddler lang naman, pero si Ella, grabe, Diyos ko. Ay talaga, hindi na lang ako mag-talk. So ganito nga pala yung magiging setup na itong tulugan namin. Ayan, meron po siya ditong pull-out bed, tapos meron pa yung dalawang bed. O diba, napakabongga, puro bed. So kahit na nakikita ninyo na parang maliit yung room, hindi po. Legit talaga na nakakapag-accommodate siya ng 6 packs. Meron pa nga siyang sofa bed sa gilid, kaya feeling ko kahit 7 packs, kasyang-kasya. Kahit sobrang likod ng mga bata, ayan, pinili talaga namin makanood na itong Instant Daddy kasi ang tagal ko na itong gustong panoorin. At in fairness, napakaganda niya, talagang maiiyak ka sa kwento. Pagkatapos namin mapanood yung pinapanood namin, lumabas naman kami dito kasi saktong-sakto dumating na yung in-order namin sa Grab. Ito din yung isa sa mga pinakamagandang perks ng Azur kasi accessible po siya sa may Grab at Foodpanda. So this time, yung in-order namin is sa may Susie's Cuisine at ayan, kinuha lang namin ng asawa ko tapos bumalik na kami sa taas ulit. So yung sa amin lang dito is yung pansit at saka yung siomay, hati kami ng asawa ko. Sabi ko kasi for sure, hindi niya naman maubos tong pansit at paghahatian na lang namin kaso gutom pala siya. Ang ending, halos siya talagang kumain lahat. O siya, kain po tayo. At mga mare, alam niyo bang eto, naka-withdraw ko ng ganito karaming pera sa may PHL Boss. Yes po, legit na legit, inabot talaga ako ng 8,600 sa withdraw. And take note, 2,000 pesos lang yung pera ko kanina. Fruit 777 nga pala yung nilaro ko at dito kailangan lang meron kang makuha sa mga pattern na yan sa taas. Marami naman pattern kaya ayan, unang pagkakataon nanalo agad ako ng 1-5. Napakalaki talagang chance ang manalo ka dito kasi nga sobrang daming pattern. Ayan nga, sa second time nanalo ako ng 250 tapos sa third time 250 ulit. Meron pa nga akong isang nilalaro dito, yung Mines. Ito ayan, kung nakikita ninyo, nagbet ako ng 1K at dito kailangan mo lang mag-click sa mga boxes na yan at dapat lang yung makuha mo puro gold na coins, hindi bomba. Tignan nyo maiging 1K ko nanalo ng 2,480. Napakabongga ang saya. Bago ka dito makapaglaro, pwede ka dito mag-recharge or cash in na gagamitin mo pang laro kahit 200 pesos lang at pwedeng-pwede ka rin naman dito mag-withdraw kapag ka nanalo ka using GCash or Paymaya account. Sa mga gustong maglaro, pwede po kayo dito mag-sign up, maglagay ng email, ng password, i-check nyo lang yon, pwede na po kayo mag-create na. Ganun lang kadali, pwede nang maglaro. O siya mga mare, yung link nasa comment section.